Lindsay. Tabi lang, ha? Oh, Lindsay. Eto. Ah, katabi mo na. Hi, Pangga! Hi, Pangga! Tayo pa rin pong number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Girlfriend, Moes Radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! This is Lihim ng Liham. Mahal ko sa lahat po ng mga hindi pa po nakakaalam. Ito po ang programang para sa iyo, para sa lahat ng tao. Para sa akin na din, para masaya. Oo, no, para sa ating lahat. Lihim ng Liham. Lihim ng Liham. Oo, ito yung programa. Pwede mong senda ng iyong mga stories kung meron kang tinatagong love life na pain about your love life, mga problema, mga challenges na kinaharap mo. Tapos wala kang masabihan, mahal ko. Tapos gusto mo siyang idaan sa isang sulat. This is the program to be, mahal ko. Again, this is Lihim ng Liham. Lihim ng Liham. Kung meron kang gustong ikwento po sa akin, sa ating lahat, mahal ko, isend mo na yaaan sa Lihim ng Liham 1067@yahoo.com. Again, mahal ko, Lihim ng Liham 1067@yahoo.com. Lihim ng Liham. Live na live din po tayo, both on the air at saka online, ha, sa lahat po ng mga nakatutok po sa kanilang mga Facebook accounts o po via internet, mahal ko. Halika na, puntahan mo na kami, facebook.com/energyfm1067. At mag-hello po muna tayo sa lahat po ng mga nakatutok po sa atin dyan. Baka sabihin nila, ano, suplada tayo. Wag naman ganon. Si Presi De La Cruz, si Robicel, ganun din si yung mga bagong salta. Oo, si Mark Tiero, hindi na ano yan, bagong salta. Si Codon Karen, mas maganda ka pa sa tanghali, Miss Lindsay. Naks. Wala akong ipapautang ngayon, ha? Dami kong gastos ngayon, eh. Huwag na nyo na akong balahin. Okay lang yan. Oo, ha? Hello po sa inyong lahat. Si Elizabeth Leonian and si Marilu Clemente. Pag-greet naman po, family, kapanganan. Sanchez, Mahilom, Pancho, and Clemente Ganoy family. Thank you so much, TJ. Maraming salamat din po. And nga pala kahapon po, no? Hindi ko po ito nabate. Pero ngayon po, let's grab the opportunity. Sabi dito, Neng, pakibati naman kami, teachers ng Bulihan. Bulihan Sites Project. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bulihan Sites Project Elementary School ng Silang, Cavite. O, ang lakas ng radyo dito na dinig ko ang boses mo. Sabi ni Tita Sara Perez. Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo. Si Tita Sara, ano yan? Kaibigan niya ng nanay ko. Oo, kaya Happy Mother's Day na rin po sa inyo, Tita. Sana po mag-ingat po kayo palagi. Again, happy nabati po natin lahat ng teachers ng Bulihan Sites Project Elementary School ng Silang, Cavite. Mabuhay po kayong lahat dyan. Ayan, balik po tayo sa Facebook. Si Jenjen loves you. Excited much sa new Lihim ng Liham. Less homesick po para sa akin. Aww. Sige lang, ha. Itong Lihim ng Liham natin ngayon, medyo mabigat po ito, no? Baka yung iba dyan, mainis sa ating kwento ngayon pong hapon na ito. Pero gusto natin silang tulungan, no? Yung pong sumulat and baka meron pang ibang mga nakaka-experience ng same situation. At tulad po ng ating sender, eh, halika na, tulungan na po natin sila. Huwag na po kayong mag-atubili pa at mag-comment down na po kayo sa section doon po sa ating Facebook Live para po makatulong po kayo after, of course, ng Lihim ng Liham. Kasi syempre, kailangan po muna natin marinig yung kwento for today. Again, ito po ang Lihim ng Liham, mahal ko. At sasamaan kita hanggang mamayang alas 4 po ng hapon. Again, ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend, Moes Radio. My name is Lindsay. Jelly Sayo, ganun din si Lawrence Flores. Pakibati naman po si Boogie Inoy. Hello kay Boogie Inoy. Wow. Oo, hello po sa inyong lahat dyan. Halika na po at tayo po ay magkwentuhan na. Lakasan nyo na po yung inyong mga radyo at ayusin mo na ang inyong mga earphones because tutunghaya na po natin ngayong hapon ang ating kwento mula po sa ating letter sender. Okay, sit back, relax, and enjoy the story, mahal ko. This is Lihim ng Liham sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Lihim ng Liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin
hindi masambit, suyak na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Taz. Lindsay, isa po akong girlfriend ng lalaking alagad ng batas. Sumulat po ako dito para makahingi ng advice. Kasi Lindsay, hirap na po ako. Sobrang sakit na. Dalawang buwan simula ng madestino siya ng butuan. Doon po naging komplikado ang lahat sa relasyon namin. Dati-rati naman, masaya kaming dalawa. Simple ang buhay. Walang problema. Nagkakatampuhan pero naaayos din naman. Pero Lindsay, simula nung malayo siya sa akin, doon na po naging mahirap ang lahat. Naging magulo, puro away, at sa bandang huli, nauwi na nga sa hiwalayan. To make this story short, Lindsay, dalawang buwan simula nung iwan niya ako para magtrabaho sa ibang lugar, puro iyak ako. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos because of him. Feeling ko, sa kanya umikot ang buong mundo ko. Kaya naman nung maghiwalay kaming dalawa, Lindsay, para na akong bagong tao. Ni hindi ko na makilala ang sarili ko. Itong April lamang, nalaman ko na 2 months na akong buntis, Lindsay. At kambal ang dinadala ko. Pero dahil nga mahal na mahal ko yung ex ko, binaliwala ko yun. Wala akong pakialam sa iba. Kasi gusto kong magkabalikan kaming dalawa. Hindi ko rin naman alam na buntis ako eh. Noong March 28, nag-commit ako ng suicide. Without knowing na meron na palang laman itong tiyan ko. Naka-duty ako noon nang may nag-text sa akin na meron daw ibang babae na dinadala sa barracks ang boyfriend ko noon. May ranggo siya, Lindsay. Kaya siguro okay lang na
nagdadala ng kung sino-sinong babae doon. Siguro naka-apekto rin yung age gap naming dalawa. 26 years old ako. Siya naman, 36. 10 taon ang pagitan namin. Nang malaman ko yun, Lindsay, sobrang na-depress ako that time. Wala akong makausap. Wala akong malapitan. Sinasarili ko lahat ng problema ko. Gusto kong magkabalikan kami pero at the same time, nasasaktan din ako. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Inensayo pang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil sa loob. Sinubukan kong wakasan ang buhay ko, Lindsay. Kasalanan sa Diyos, alam ko, pero wala na akong ibang maisip na paraan para matigil na ang sakit na nararamdaman ko sa puso ko. Yun yung pinakamadali. Yun yung pinaka-epektibo para matapos na yung sakit. Tinuloy ko. Matapos kong inumin yung panglinis ng silver, Lindsay. Nagpasalamat ako nun. Kasi sa wakas, makakapagpahinga na ako sa lahat ng problema at sa lahat ng sakit. Pero siguro nga, masyadong mabait ang Diyos. Kasi binuhay niya pa ako. Nagising na lang ako na nasa ICU na ako. Dinala pala ako ng mga kasamahan ko sa ospital. Nandun si Joseph, kaibigan ko. Nang magising ako, tumawag siya ng doktor. Naramdaman ko na lang na umiiyak na pala ako noon. Nagpasalamat ako dun sa doktor. Ang sabi niya sa akin, wala pong anuman. Ano nang nararamdaman mo? Napansin siguro ng doktor na may pagtataka sa mukha ko. Tapos sabi niya sa akin, "Ma'am, buntis ka. At kambal ang babies mo.
dalawang buwan na. Alam mo, ma'am, maswerte ka kasi ang tatapang ng mga anak mo. Nakakamatay ang silver cleaner, ma'am. Alagaan mo sarili mo, pati yung mga anak mo. Napaiyak na lang ako nun sa sinabi ng doktor sa akin. Ang dami kong naiisip. Ang dami kong tanong sa isip ko. Paano ako mag-uumpisa ng mag-isa? Kakayanin ko ba to? Babalik pa ba siya? Mahal niya pa ba ako? Pero sabi ko sa sarili ko, nandito na. Wala nang urungan to. Isa pa, matibay daw yung mga anak ko. Kaya dapat maging matibay din ako para sa kanila. Sa paglipas ng panahon na awa ng Diyos, naging okay naman ako. Pinilit kong ayusin ang sarili ko at ang buhay ko para sa mga magiging anak ko. Gabi-gabi, hinihimas ko yung tiyan ko habang kinakausap sila. Ang sabi ko, kakayanin ni Mami to, mga anak. Diyan lang kayo, ha? Kaya natin to. Wala akong balita sa tatay nila. Hindi ko alam kung babalik pa ba siya. Then isang beses, Lindsay, nagulat na lang ako. Kasi merong number na nag-text sa cellphone ko. Tinatanong niya kung nasaan ako. Tinanong ko kung sino siya. Tapos ang reply niya sa akin, "It's me. Can we talk?" Nararamdaman ko na siya yun. Yung ex ko. Ako naman, tatanga-tanga pa rin. Nagpakipot ako nung una pero pumunta rin naman ako. Hinarap ko siya. Lindsay, bumiyahe siya from Butuan City to Surigao City. Para lamang makita at makausap ako. Nagulat siya dun sa balita na natanggap niya. Tapos napatotohanan pa nga nang makita niya ang tiyan ko. Tinanong niya kung buntis daw ba talaga ako. Ang sabi ko, oo. Lindsay, sobrang saya niya. Niyakap niya ako ng mahigpit. At abot-abot ang pagsusori sa akin. Patawad daw sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan. Itatama niya raw ang mga pagkakamali niya at babawi daw siya sa akin. Maya-maya pa, may napansin akong box na maliit, kinuha niya sa bag niya. Akala ko talaga sa TV ko lang makikita yun, pero nangyari sa akin. Lindsay, nung oras din na yun,
gusto niyang pakasalan ko siya. Pinakita niya sa akin ang singsing at gusto niyang isuot sa akin yun. Pero huminga ako ng malalim. At pilit kong pinigilan ang luha ko. Ang sabi ko sa kanya, "I'm sorry, pero hindi ikaw ang tatay ng dinadala ko." Lindsay, nanlumo siya sa narinig niya. Ang sabi niya sa akin, huwag daw akong magbiro ng ganon porket nasaktan niya ako. Sobrang nagsisisi na raw siya. At hindi na raw siya uulit. Babawi raw siya sa akin. Pero alam mo, Lindsay, God knows kung gaano ko siya gustong yakapin pabalik. Pinigilan kong umiyak. Kahit sa loob, sobrang hindi ko na kaya. Gusto ko siyang patawarin ng oras na yon. Niyayakap niya rin ako at patuloy pa rin ang tanong niya sa akin. Ako yung daddy ng mga yan, di ba? Love, please tell me. Akin yan, di ba? Pero tinatagan ko yung loob ko. Tumingin ako sa malayo. At muli sinabi ko sa kanya na hindi. Hindi ikaw ang ama ng dinadala ko. Kahit gustong gusto kong sabihin sa kanya na oo, ikaw, sa'yo to. Kasi siya lang naman ang una at huling naging karelasyon ko, Lindsay. Sobrang sakit. Sobra talaga. Bago ko umalis, tiningnan ko siya one last time. Sabi ko, "Tapos ka na? Wala na tayong pag-uusapan pa. Kaya please lang, tigilan mo na ako." Sana ulit muli ang mga oras nating nakaraan. Bakit nagkaganito? Naglaho na ba ang pag-ibig mo? Sana ulit muli. Sana bigyan ng pansin ang hiling ko. Kahapon, bukas, ngayon, tanging wala ng iba. Kung kaya kong iwan ka, di na sana aasa pa. Kung kaya kong umiwas ka, di na sana lalapit pa. Kung kaya mo sana, naging matigas ang loob ko, Lindsay. Pero deep inside me, kung kahapon, so
sobrang miss na miss ko na siya. Pinilit kong ihakbang ang paa ko palayo sa kanya. Palayo sa lalaking minamahal ko hanggang ngayon. Kahit mahirap, kinaya ko. Lindsay, please. I need some advice. Lindsay, mahal na mahal ko pa rin siya. Gusto kong maging okay kami. Pero sa isang banda, naisip ko kung gaano niya ako nasaktan noon. Merong parte sa isip ko na nagsasabing tama na, kasi pagod na pagod ka na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lindsay, kailangan ko bang sabihin sa kanya ang totoo? O dapat bang itago ko na lang sa kanya ang responsibilidad niya sa mga anak niya? Lindsay, hindi madali ang lahat para sa akin ngayon. Kasi nasaktan ako at natatakot akong masaktan ulit. Sarili ko'y napabayaan mula nang ika'y ibigin ko. Tanging sa'yo lang umikot mundo ng puso kong ito. Hirapan man ako dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang sumbat maririnig mula sa labi ko. Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis, nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Nang di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko, nang dahil sa pag-ibig sumusunuran ako sa lahat na gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig umiiyak ngayon ang puso.
and say, ako si Taz. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim.